Ito nga guys ang aking bare face after using the Rick's Rejuvenating Beautiful Starter Kit. Hey guys! Welcome back to my channel! For today's video, gagawa tayo ng aking go-to makeup look. Well, naisip ko lang gumawa ng go-to makeup look. Siyempre, niready muna natin ang ating face look. Nag-toner ako. I'm using... Ubus ko na actually yung Rick's Deep Cleansing Water. Ito muna ang Thayer's ang ginamit ko for my toner. And then, I use this mist. Ayan. For the moisturizer ko na Itay. Tapos, syempre, sunblock. Ang Rick's Skin Certi Sunblock. Kung nagtataka kayo kung hindi pa ito yung nandun sa original packaging nito, kasi it is still the sample kit na pinadala sa akin before. So, tinitipid ko siya. Marami pa talaga siyang laman. SPF 60++ to. So, it's really good. Okay, so ngayon, tayo ay tuyo na. Tuyo na yung nilagay ko. Kukunin natin sa ating pink pouch. Watch my what's inside. So, yun, i-apply natin yung iba ni dito. Go-to makeup look. Sobrang simple lang kasi hindi naman ako makeup guru or makeup addict na ano. Hindi talaga ako magaling mag-makeup kasi... Kung ano yung tingin kong maganda lang ako, yun, yun lang. Kaya sa mga expert dyan, as I say, huwag kayong ano. Kayong ano dyan. Unahin ko nga yung kilay ko. Naisip ko na rin na sumagot ng mga tanong nyo. Kasi actually everyday ako nakakakuha ng tanong about the Beautiful Starter Kit. Wala lang. Nakakatuwa naman kayo na may tiwala kayo sa akin. Do yung iba, syempre sinasabi na maganda na do yung face ko. So... kailangan daw nila ng mas magandang review or malalang face review. Urong natin. Ayan ang ating and ayan. Ito yung dito pimple. Ano lang yan. Nabalatan ko kasi yung ano ko nung nagsasmudge ako. Kasi nga yung mga tanong na parang pwede po ba siya sa mga may acne, sa mga pimple marks, sa may mga discoloration, ganyan. Guys, yes ang sagot. Kasi diba rejuvenating set, so it will repair your skin. Tapos yun, sa mga nagsasabi na super update, tinigil nila yung toner, tinigil nila yung kung ano man. Guys, kung ano yung nasa set, yun yung continuous nyong gamitin. Kasi ayun eh, yun yung mag-work eh. Normal lang na parang yung iba natatakot na parang sobrang hapdi daw, nasusunog na yung face. Well ako, napagdaanan ko rin actually lahat yun. Tanong kayo na parang ang itim na ng face nyo. In terms sa rejuve, diba na parang mamumula. Namumula kayo, so hindi talaga pantay. Yung mga, dapat ba pag okay ka na sa face lock mo, ano, titigilan mo na. Kunwari 2 weeks, diba yung ako 2 weeks lang ako, tumigil ako. Ayun, wala akong ano nun. Wala pa akong pimples, wala nga acne. Naku, sinatawag na ako. Ito, tinry ko. Nagka-breakout kasi ako noon. Tinry ko siya. Umabot siya ng 21 days. So, in fairness, umabot ako sa 3 weeks. Sa ano ang skincare ko daw after kung mag-rejuve. Actually, ito, naubos na kasi siya. Paubos na siya. Guys, this is the Rick's Deep Cleansing Water. And yun, ito yung... Napanood nyo na rin naman to na ito rin ginagamit ko. And then aloe vera from Nature Republic. Sige na nga, mag foundation tayo today. Pero very, very, very light lang. For my foundation, ito. Yung Estee Lauder. Parang napanood ko some vlogger na nag-review ng ganito. Estee Lauder daw. Eh, diba parang ako, Estee Lauder. Ako na Estee Lauder. Or I guess it depends kung how will you pronounce it. In the shade 2C3 Fresco. Nabanggit ko na rin ito. Ayan. So, mag-apply tayo ng super, super light lang. O, diba? Light lang ba to? Dami ata. Okay. Balik na lang natin. Ang never mawawala sa akin ang eyelash curler.
Actually, unang makeup pala na ginawa ko, no? No foundation. So, ito, nagkaroon tayo ng foundation. Yung pangalawa, nung nag-coordinator ako kay Enchong D. Actually, may foundation ata ako dun. I don't know. Not sure. Yan. Tapos, ito, napakaganda nating mascara. Ang Maybelline Temptation, ano siya eh? Total Temptation. This is super nice. Bilhin mo to. Iniwan na yata ako. Diba? Super nahaba agad. Hindi na kailangan. Ayan, diba? Super ganda. Color blue one. Alam ko may pink din ito, pero ito waterproof, kaya ito yung bilin nyo. Magbablush ba to? Sige. Blush, para hindi naman flay ng ating blush. Kitong ano ba? Tapos, isobra natin sa ilong. Kunwari, drunk blush lang yung peg natin. Diba? May konti na tayong Kemerut. Konting shimmer lang. Alam ko sa lips to, pero gawin natin highlight. Hindi siya halata, pero... Keri na itay. Tignan natin sa lips. Hindi na ako nag-concealer, guys. Nakita nyo naman. So, isa-set ko lang siya ng powder and then we're done. Gamitin natin itong ating Maybelline Clear Smooth in the shade Nude Beige. Yan. Para iset lang. Mali ba yung ginawa ko? Noon na yung blush on. Tapos, okay lang. Para hindi super, ano. Nude Beige. Yun yung final natin. Tapos retouch na lang later. Ito na, ang aking final look. My go-to makeup look, lalo na sa office. Pero yun nga, optional. Minsan hindi naman ako nagbablush o hindi naman ako nag-mamascara, ganun. Minsan lang. Pero ito na talaga yung go-to makeup look ko. O, diba, may sobra pa. That's how I do my go-to makeup look every day. Ayun, optional nga kung kayo maglalagay ng mga blush on dyan. So, yun. Thank you guys for watching. Until my next one.